sinasabing certified gentleman. At para ito ay mapatunayan, mga damsel in distress ang aming ipinwesto para malaman kung may tutugon sa kanilang mga saklolo. Ayon sa pag-aaral ng Charities Aid Foundation ng United Kingdom noong 2011, nasa 17th pwesto ang Pilipinas sa buong mundo sa pagkakaroon ng matutulungin na mamamayan. Isang patunay na talagang likas sa mga Pinoy ang pagtulong. Pero ang kagandahang loob na ito, may pinipili kayang paglalaanan. Para malaman kung may epekto ang kulay na balat sa tulong na matatanggap, nagpwesto kami ng mga kasabwat na magpapanggap na nahihirapan sa kanilang mga dinadala. Sa una naming araw, aming pilalarga si Ira na may kayumangging kutis. Nagsimula na si Ira na maglakad at sa ilang sandali, nagsipaglaglagan na ang kanyang mga bitbit. Biglang lumapit ang mamang ito para tulungan siyang ilagay sa bag ang nahulog na mga gamit. Sige po. Anong nakita ko na siya, nga nahirap-hirap na, tinulungan ko siya kasi hindi na niya kaya. Kahit anong tao, basta kailangan ng tulong, tulungan mo. Sa aming pangalawang subok, maging mabilis din kaya ang pagtulong sa kanya. Ang ilang mga dumaan, nakatingin lang sa kanya na tila nag-aatubili sa pagtulong. Sa wakas, nilapitan na siya nitong lalaki. Siniguro niyang okay na ang ating kasabwat bago niya ito iniwan. Para sa akin, hindi importante ang panlabas na itsura para tulungan ang isang tao. Tinulungan ko siya kasi nahihirapan siya sa kanyang dalahin. Nagsimula na ulit maglakad si Ira. Itong lalaki, inabot lang ang nahulog na gamit at umalis din. Nang hindi pa rin magkanda o gaga ang ating dalaga, biglang lumapit itong mag-anak at pinulot ang kanyang mga dala. Nakita ko nahulog yung pa, nahihirapan siya. So initially, itutulungan ko, inunahan ako ng anak ko na pulutin yung shoebox. Di naman, kung sino nangakailangan, dapat tulungan, di ba? Wala naman sa physical na kanyuhan. Kahit ano, basta matulungan. Sa aming ikalawang araw, amin namang isinala ang tisay na si Amira sa parehong lugar. Di tulad nung nakaraang araw, mas kaunti ang buhos ng mga tao ngayon. Sa kanyang unang subok, aba, agad siyang tinulungan itong babae. Kung kalagayan niya po kaninang yon, ang dami niya pong dala, ang hirap po ng sitwasyon niya, kaya po yun. Natural po, kahit sino naman po tutulungan po siya kung sino rin po yung makasalubong niya, tapos nalaglagan po siya ng gamit. Muli na namang sumalang si Amira. Pagkalagpas ng isang lalaki, may agad namang nag-alok ng tulong sa kanya. Napansin kaya niya ang physical itsura ng dalaga? Hindi, una-una tinignan ko yung gamit niya kasi ang dami nga eh. Hindi naman physical appearance lang tinitingnan ko doon eh. Yung awa sa tao. Ilang. Sa huling subok ni Amira, mas magiging mabilis kaya ang tulong. Maya-maya pa, agad siyang nilapitan nitong estudyante. At gaya ng naunang tumulong, ang kanya raw ipinakitang kagandahang loob, nagmula sa pagnanais na tumulong. Wala po sa itsura yun. Sa ano po? Kung nahihirapan po yung tao. Sa dalawang araw ng aming experiment, may iilan mang hindi tumulong sa aming mga kasabwat. Natutunan namin na sa kahit anong oras o sitwasyon, siguradong may magigiting na Pinoy na handang maglaan ng oras para sa kapwa. Ang kapwa na tutulungan natin, iniisip natin meron tayong, tayo yung nasa kalagayan ng tao na yon. So, kaya iniisip natin, tutulungan natin sila. Muli na naman nating napatunayan na kung meron mang natural sa ating mga Pinoy, yan ay ang pagiging matulungin sa kapwa. Isang kaugalian na hindi nadidiktahan ang kulay ng balat o panlabas na anyo. Kaya naman, keep up the good work, kapuso! Bawat araw, siguradong beautiful kung sasalubungin ito ng good vibes. Kaya sali na po sa Good News Club sa pamamagitan ng pag-log on sa facebook.com/group/goodnewsclub.